WIC. Pagkamang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita, karambola sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa TWIC. Programang pwede kang mag-usap, pero pwedaw, pwede ka rin mas-ran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa TWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto at si Trixie Cruz Angeles. Oh, Karambola, Karambola, umaga. Oh, oh, Karambola, Karambola. So DWIC 882. Welcome to Karambola today, September 3. Kasama natin sa Impilan, Conrad Banal, Attorney Larry Godon, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Nakalimutan na po ako itang mag-second absent. 2 seconds na naman. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ako nakalimutan mo. Pag-usensya nyo na Attorney Godon, na-hyper po talaga ako lagi. Pagka marami mga moments naman na wala ako sa mood. DWIC text line 0918-350-T78. Ulitin po natin 0918-350-2378. DWIC app available on DWIC882AM.com. Today is a special working holiday, September 3, marking the anniversary of the surrender of General Tomoyuki Yamashita. Pero pag walang pasok, parang hindi naman holiday. Yeah, may pasok. Hindi, pero may extra pay ba? Wala. Wala! Ay, hindi si Presidente nag-declare nito, this is a law na ano na pinas through the sponsorship of Bakit nasa balita si Duterte daw? Duterte declares September 3. Hindi ba tas to? Working holiday. Ang proponent is yung congressman from Baguio. Hindi, kasi sa Baguio nag-surrender si Yamashita. Yamashita. Yung official surrender niya. Pero nahuli siya sa Ifugao. Sa Kiangan. Actually. General Tomoyuki. Tomoyuki Yamashita. Speaking of Ifugao. Yamashita. Attorney, madami akong mga kaibigan na nilahi igurot eh, no? Oh. Ito yung pinupost yung mga pinsan nila, tito nila, anak nila, ganyan. Ang gagwapo ng mga taga-Cordillera. Pero minsan girl kay Ginulbay. Si NG. Diba, no? Kamustahin lang namin, Lieutenant Colonel Ruben Ginulbay. He's hi, sir. Sa Batcom siya sa sa Isabela ngayon. Sa ilong pa lang kahit di mo na makita ibang parte ng mukha. Ay, siya, no? Gwapo talaga si Gino. Babaw lang po. So, yeah, si Yamashita was, of course, the commander of the Japanese Imperial Army dito sa Philippines. Patawag doon yung 14th Area Army. Okay. Mm-hmm. Ang headquarters po niya sa Baguio. Yep. Yeah. Mm-hmm. Kaya ang final scene of the surrender was Baguio. Of Yamashita. Of Yamashita. The Japanese officially surrendered to the United to the Allies on September 2. On board the USS Missouri sa Japan. Doon yun sa Japan. Sa Japan ho yun. So, yun yung official surrender. Yung surrender ni Yamashita. September 3. Yung capture niya dito. Yung capture niya. He was captured before. It's matinding bakbakan yun. September 1. Oo. Kasi
mga tangke yun eh. Tangke yun ang bakbakan doon, hindi lang infantry, no? So, si Yamashita is known as the Tiger of Malaya. Tiger of Malaya. May mga tangke. Yung mga panobi, mga tangke rin. Di ba, urban legend yan, bakit doon siya nahuli pa sa Baguio? Sino na maraming ginto? Kiyangan, sa Kiyangan. Kaya yung Yamashita, Yamashita treasure. Ganun kasarap kumain sa Good Taste. Ganon. Doon sa gumawi, nahuli kumakain sa Good Taste. Sarap-sarap. Totoo yan. Pero ano, ang isa pang controversial dito kay Yamashita is this trial was conducted here, dito sa Manila. Sa US Embassy. Mala Nuremberg, ganon? Oo. Sa US Embassy. Yung US Embassy ngayon, doon mismo. Yun. Kaya may history yung US Embassy na yun eh. World Heritage. Daming multo. Hindi nila pinatanggal yung mga tama ng bala ron. Yes, they wanted to to make it. Hindi nila pinarenovate. Parang Marawi. Sabi ni Lenny, wag daw i-rebuild ang Marawi. Ruins na lang daw. Tamari ng utak. Ang katatawa ito. Parang baliw na ito. Seryoso ako. Saan patitirahin yung mga tao? Saka paano economy ito? Paano yung business ito? Pero kumusta ka na lang ito? Pinagtatabanan niyo ako. Seryoso ako. Hindi ito walang biro. Three years ago, sumakay ako sa taxi. Sa taxi. Diba mahilig ako dati? Naglalive ako sa Grab taxi. Tapos chika-chika kami nung driver. Tapos sabi sa akin. Tapos somehow, na-mention ko na sa UP ako nag-aral. Tapos sabi niya, sa UP ka ba? Matalino ka pala. Matatalino mga nandun. Sabi ko, hindi po lahat. Sabi niya, bakit? Lenny, gets na niya. Isang salita lang. Lenny. Talaga, no further question. Kayo talaga. Ang talino ba? Mabait naman. Yung mga tulong dyan tinutulungan nga para yung mga nagtumutulong pagpaabot ng tulong sa mga dapat tulungan. Kasi sir, pag ang hindi yung natulungan, parang sayang naman. Pero masyado niya sinasayang yung kanyang posisyon. Kasi kung ikaw ang nado sa posisyon na yon, na may pagkakataon ka na talagang maglingkod ng totoo, ng tunay sa bayan, ba't di mo pagawin? Total, nadyan ka na. Wala, ginagamit niya yung posisyon niya para i-destabilize si Duterte. Parang... Nagsalita lang recently. Nagpa-interview sa USTV kasi di ba nagro-ronda ngayon sa States ang gaga. Tapos sabi daw parang tyranny. The usual. Yun yung linya nila sa kay Duterte ngayon. Kaya lang kasi ang problema minsan, pag may kausap ka na publiko, di ba iba yung reality sa perception. Para sa pag nagkasalita sila nila ng anti-Philippines, wala pa kayong American public kung totoo hindi sinasabi niya. As long as it makes them feel better. Yeah. You get what I mean? Well, that's true anywhere. In the same way na, that's true. Even here. Diba? Kasi, nakatanda ako, sorry na lang, pero yung mga fans ni Brillante Mendoza, it's poverty porn. I mean, look at what he did just recently. Yeah. Naglabas po ng pelikula about the Marawi siege, diba? Title ba naman yung Mindanao, hindi Marawi? So, ibig sabihin, magmukha? Dinurbi ba yung Mindanao? Isang syudad lang sa Mindanao yun? Laki-laki ng Mindanao. Napakaliit na party lang na Mindanao yung Marawi. At ang masaklap, ni isang Davao filmmaker so far, ha? Wala pa nag-speak up sa choice sa title. I mean, imagine, ilalabas yan, alam mo naman si Brillante, adik yan sa mga film festival. O didadali na limawa sa Cannes, o sa Florence, o saan man. Tapos sa title, Mindanao, tapos may pinapatay doon na terorista, gano'n. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Paano yung mga maunlad na lugar doon? Kagaya ng Cagayan de Oro, di ba? Davao City. Iligan. Iligan. Yung Davao. Ay, damay-damay na yun. Sa Buanga. Yan ang mahirap sa kanila eh. General Santos. Binibigyan ng pangit na imahe ang mga bansa. They don't care. Tapusin ko lang si Yamashita. Well, yung surrender niya, dahil sumurrender si Yamashita, hindi susurrender yan eh. Sumurrender lang yan kasi nag-surrender na sa Tokyo. Sa Tokyo, yes. September 2? 2, ang official surrender. So nung nag-surrender yung Japan, Japanese Imperial Army,
doon nga sa barko ginawa yun, USS Missouri. Opo. Kaya lang siya nag-surrender. Paalala ko lang. Hindi handa man lumaban at saka yan may utos ng emperor muna yan, no? Sige, surrender na. Ganon sila ka, 'di ba? Ganon kataas ang tingin nila sa kanila. In fact, yung Potsdam Declaration, yun yung offer ng US na unconditional surrender ng Japan. Nung una, ang sinasabi ng emperor, we will accept the Potsdam Declaration provided it does not affect the divinity of the emperor. Emperor. Eh, ang problema, grabe yung devastation ng Hiroshima at Nagasaki, di ba? Wala na silang choice. Oo. Nagka-kudeta pa sa Japan nun. Na, ano, they tried to take over from the prime minister, pero nag-quell within the day. So, kinabahan ng emperor. Parang awkward lang, no? Mm. Sabi ng texter, yung daw surrender sa Baguio, yung trial... Yes. Ang ginawa dito sa Manila. Sinabi natin. Surrender lang yung sa Baguio. In fact, capture was in Kiangan, surrender in Baguio, yung pirma-pirma. Tapos dinala siya dito. Doon pala kinuha yung Kiangan Hall dyan sa Karami. Yeah. Ganun ba? Yung Kiangan Hall, yung parang hotel nila dyan. Yung bawa, mga officials na meron transaction dito sa Manila, no? So instead of checking in or billeting in an expensive hotel, dyan na sila para yung kanil mga nilalakad ng mga papeles, mga meeting. Ang kanya sintensya kasi, death by hanging. Yes. Okay. Binitay. Umabot ng Supreme Court yung kaso niya. May ano siya. Nag-set. This is what became records, known. May records. Really? Binasa namin sa law school. Kasi merong in-establish na tinatawag na Yamashita Standard. Malaking bagay din to sa international law. Kasi yung Yamashita Standard holds a commander responsible for the acts of his men even if he did not know at the time. Kasi si Yamashita, yung mga tao niya, whether it was in China, so in Malaya, in Singapore. Singapore, okay. Daming patay. Bawal dun yung completed staff work. Bawal dun. May nagtag sa akin. Puyat daw ba ako? Ba't din ako nagsasalita? Mga kaibigan, kaya po hindi ako nagkasalita, ala po akong alam doon sa kinukwento nila. Ayaw mo lang sila. Hindi na pansinin kayo naman. Hyper na nga yung tao. Wala akong alam dito. Nung the Yamashita Standard, kasi si Yamashita didn't actually know. Kasi there was no way of him to know yung atrocities that were committed by his men. Pero the Yamashita Standard establishes na yung tinatawag natin na command responsibility. Adyan ba nang galing yun? Pero take note, command responsibility does not apply to the civil service law, ha? Kasi yung kahapon dun sa Senado, nag-hijack ako ng sarili kong topic. May mga nagsasabi. Na command responsibility. Command responsibility daw ni file doon o ng SOJ yung pag-release doon sa mga pumatay daw sa mga chances. That's overused, yung command responsibility. Yeah, but it does not. No. It exists in the military. Mm-hmm. It exists under international law pagdating sa gyera. But it does not exist in criminal law or in our civil service. Ayun, malinaw yan, ha? Maliwanag na yan. Ito, clarification lang. Yung batas na RA 11216 declaring September 3 as National Special Working Holiday. Yes. To mark the surrender of Yamashita. Yes. Mm-hmm. Napirmahan niya noong February 14 ni President Duterte. Mm-hmm. So it's a Republic Act. Soldier. Under Duterte. Mm-hmm. Eh? Clary. Claro. Claro, Clary. He's very clear. At binitay daw itong si Yamashita dyan sa Los Baños. Mm-hmm. Laguna. Yeah. Ito naman pala sa Pilipinas. Ba't ang layo? Eh, dito lang. Walang, hindi, didn't want it like a public. A circus. Tama. Siguro, madalang ang tao dun nun. No? Wow. Yung pagkahuli ni Yamashita dun sa Kiangan, this set off the Yamashita gold myth. Yeah. Officially, based on the pronouncements by the National Museum, the Yamashita treasure is a myth. Hanggang ngayon, may series pa niyan sa National Geographic. Yamashita. Yun, the hunt for the Yamashita gold. Series pa. Kasi may konting basis din naman yon kasi nung prior to Yamashita sa surrender in or capture in Baguio.
Diba, prior to that, eh, ni-raid nila yung, ni-ransack nila yung Manchuria, diba? Diba doon eh, ultimong, arinola ng emperor eh, ginto. Marami sila. Lahat. Tsaka meron pa sa chismis. Hindi lang sa Manchuria eh, pati sa ibang lugar. Lahat. Singapore. Hindi, meron pa isa. Yung Singapore kasi, yan ang Fortress Singapore kung tawagin noon before the war. Bakit po? The Rock of it cannot be invaded, it cannot be conquered. Kasi nga Fortress Singapore. Mm. Yan ang paniwala nila. It's well defended, it's an island, ang hirap. Ganon, something like that. Backwater lang naman. So when in Europe nung midelikado na maaring masakop ng Nazi Germany ang England. Pinadala daw, according to the urban legend. Pinadala daw yung, kasi dati ang gold standard. So bullions ang nakatago sa Bank of England. Eh, we all know that the Bank of England, yan ang depository ng mga gold ng lahat ng banko sa buong mundo. Yeah. Lahat ng central bank. Doon pinadadala. Eh, kung masakop ni Hitler, Hitler Germany. Magsaka global financial system. So, according to the myth, pinadala yan sa Fortress Singapore. Yung bullions na yon. Ngayon, yung bullions na yan ngayon, yun yung nakuha daw ni Yamashita. During his escape, ang ginawa niya escape through the Philippines, di ba? Yung kanyang withdraw. Nung nag-withdraw na siya, nung natatalo na sila sa ibang lugar, dito siya sa Pilipinas, ito yung huling-huling stop niya. Dito siya dumaan. Dito siya dumaan. Oh. And therefore, dito niya tinago. Dito tinago. That gave birth to the Yamashita treasure. The myth of the Yamashita. Actually, sir, marami na-inspire si Yamashita. Marami na-inspire yan. Aha. Nakita mo yung mga Hapon ngayon, nag-uuwian dito. Dito rin din nila ginagastos yung pera nila. Yun yung nag-relocate. Hindi, dama nyo. Na-inspire sila. Japan, sagot sa kahirapan. Ang nagdala pa pero rin ng mga tourists, halo sila ng Koreans ngayon. Nagdala pa din ng mga myth na yan. Yung mga pumupunta dito ng mga Hapon. Kasi nagkaasawa eh. Tapos pumupunta sila dito. Ng Pilipina. May mga dala-dala mapa. Yung mga ganun. Ang naghahanap din. Nagkaroon ng ganyan. And then, of course, yung mga umabot pa nga doon sa National Security Advisory ngayon natin, ang chismis Noel Soriano, former UP president yun. Now kasama dyan sa urban legend ang nakahanap daw ng Yamashita gold ngayon was a certain Rojas. Ferdinand. Major Ferdinand Marcos. Which explains the fabled Marcos wealth. The Marcos gold. Yan yun yung Marcos gold. Yan ngayon yung ginagamit sa mga scam. Ginagamit na sa mga tinago daw. So, wala hanggang ngayon ho urban legend yan. Yes. Pero alam niyo ba na ako kasi kung minsan nakakwentuhan ko si Madam Imelda Marcos ng matagal, mga 3 oras. Ano po sabi niya? Sabi niya noon daw na nagtatrabaho pa siya sa Central Bank. Nagtrabaho si si Madam Imelda sa Central Bank. Ano ginawa niya doon? Naging clerk siya doon. Clerk. Oh, talaga? Oo. Hindi una, receptionist. Kasi may tsura, ang ganda eh. Maganda alam mo naman sa Central Bank, ang mga dumadating dyan, matataas na tao, president of banks and everything. So, nado siya sa receptionist ng executive offices. Para maganda yung receptionist. At saka marunong magsalita. Pleasing personality. Yun ang unang trabaho niya doon. Pleasing personality with NBA tours. Pinakwento nga niya sa akin na yung daw ginto sa Central Bank, napakakunti kung ikukumpara doon sa gold na nakita niya doon sa basement ng bahay ni President Marcos. Sa San Juan daw. Pero mga ano na yan. Mga legend. Pero siya na yung nagkwento sa akin. Uncorroborated. Pero I think meron talagang mga nakuha rin. Meron.
Golden Buddha. Ayun, pero yun. Yun. Golden Buddha. Pero ako, I would doubt that it was Yamashita. Well, kasi ang Pilipinas, gold producer, even before the Spanish colonial times. Ang dami nating ginto dito. Diba ang sinasabi nila? Ginto at saka copper. Pero wag ka po. Pero hindi pa, ngayon, yung mga komunista, bronze producer na. Oo nga eh. Grabe ang ano, overuse ng bronzer. Meron kasi pictorial sina Sara Elago, itong supposed prominent leaders ng mga kabataan ng left. Tapos nagpa ano sa print magazine. Hala, ang contodo bronzer. Talaga naman yung kunasimer. Pamorena-morena look sina na makintab. Kayo na, naman. Si Sara Elago, maputi yun. Ipagtingin mo dun sa magazine. Ay, feeling morena ka. Kaya ano lang, ano yan? Ano yan, take off yan dun sa nag-Holocaust? Yung nagkaroon ng matinding ano? Di ba yung matinding pumunta sila dun sa Holocaust Memorial? Ay, nagpakuha! Merong ashtray at saka alak. Sponsors. Product placement. Ang tawag natin. Buto may soundtrack. Alam mo, tunog ng soundtrack ng picture na yun. Tugs, 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 tugs. Ganun talaga, girl. Promise. Ikaw naman, ano na ngayon yan? That is the new revolutionary. Ganyan ang ano. Ang nakakatawa. Makabagong revolusyon. Binanata sila left and right dahil sa pictorial na yun. Hindi sila na sumagot. Wala. Bulag-bulagan. Depende sana. Kung tayo lang ang bumana, madali nila sagutin eh. Ang bumana, yung Jewish Holocaust. Yung mismo, this is something serious. Sa kanila. Kasi parang ganito lang yan eh. Yung mismong nag-maintain, yung namamahala nung memorial, yun ang tumira sa kanila. Masaklap kasi dyan, halo, tatay ko, may puntod yun. Tapos biglang may somebody na biglang naupo sa nature ng tatay ko, nag-pictorial doon. Yung pang magazine. Apa pagmumurahin ko yun. Paano pa halimbawa, yung tatay ko biktima ng genocide. At yung pa niya yung tatay ng 500 ibang Pilipino. Tapos doon ay nag-picture. Abay, masano nakakabwisit yun? Lalo nakakainis. Tapos political enemy mo pa. Tapos yung brass, ganun din. Saan nyo kinuha yan? Ano yung ninawa? Ano yung ine-endorse ninyo na product sa brass? Ano na yan? Bronze na ano na yan. Hindi po ano yan, in preparation po for the SEA Games. Ah, okay. Puro bronze lang. Tinatansya po nila ako ng magandang shade ng medal. Ayun. Kayo naman. Puro bronze na lang abutan natin. Lumaban naman tayo sa Serbia. Lumaban tayo. Eh kahit nakatali yung mga kamay ng Serbia, hindi tayo mananalo. Sa sitwasyon na yun. Grabe magtakbuhan. Ang laki ah. Ang titindi naman. Ang tatangkad nila. Pero kung tumakbo, talo pa tayo. Talo pa yung mga mali. It's a running game. Well, basketball. Basketball is always a running game. It's a height game of It's a height game of height. Wala talaga. Let's accept it. Pero kahit natatalo tayo, gusto ko pa din na may participation yung ating team. Oo naman. Kasi yun ang gusto ng Pilipino. Hindi lang yun. Wala akong ano dun, sir. At saka second lang ba ito o third tayo na nakapiba? Ngayon lang eh. Third. May maganda. Hindi, kasi ganito, sir. Yung pag sumali tayo doon, maging masaya na tayo. Alam. Pero huwag kayo manonood ng game. Now, talaga matindi yung hope na manalo tayo. Teka muna. Ito ha. 400,000 nurses ang kailangan ng Germany. Ang Germany, 400,000. Marami dyan makukuha mga Pilipina. Okay? It's always been. Okay. 20, 30 years from now, ang mga player natin, mga 7-footer na rin, mga anak ng mga... Hindi, mga nurse na yan. Nanalahi ng German. Kagabi,
Di pag-asa yan. Kaya may yari tayo sa Serbia, di ba? Sabi ko, Diyos ko, partida na nga. May gera pa dun eh. Okay, sige. 60 tayo, 120. Chong, pag dinoble mo yata yung score natin, mas malaki pa rin score ng Serbia. Ganun kalala ang nangyari. De, ganun nga. Tapos, ganun na maraming naiinis, sabi, kasi sobrang politika sa basketball natin. Dapat magbati-bati na lahat ng mga basketball officials. So, sabi ko sa sarili ko, wait lang ako. So, nakatangkad pala yun. Sabi ko, pag nagbati-bati. Mga 5 pulgada ba, iaangat ng mga player natin. Pag, yung German. Mga irrelevant comments. Inabagong cherry pero magbati-bati. Maghintay lang kayo. Maghintay lang kayo. 20-30 years from now. Pati football. At pagkaganon, boss contra, dapat siguro sisihin na pinaalis yung mga Amerikano dyan sa Olongapo at saka sa Subic. Bakit tayo? Noon dati, ang dami rin naman mga tisoy. Yung mga tisoy nga natin, di ba? Nagiging international artist pa, di ba? Yung Ascal. Mga ano yun? Sir, kung hindi nagpinalayas yung mga military bases, ang laki ng pool of talent natin. May mga daddy issue, pero may pool of talent tayo. Kasi tatay, pati ko iniwan. Pero meron tayong basketball player. Diba? Sira lang ang buhay nila, pero may basketball player tayo. Ayusin mo. Yun lang ang habol nyo. Maski naman hindi basketball eh. Yung mga yon dati, panalo tayo sa baseball. Ano rin, mga Olongapo boys din yung mga. Angeles boys. Di ba yung mga seniors, mga artist natin, di ba? Baseball. Di ba nagkaroon pa ng taga-Olongapo na naging... Marami tayo. Ano nga ba yung grupo na yon? Yung sumikat na grupo na Black Peas. Si Blackjack, di ba? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Taga-Longapo yun. Hindi, taga-Clark. Diba, A-Clark ba? A-Clark, yes. Si Apple, Ano ka ba? Nagkakapampangan pa hanggang ngayon. Magkapampangan. Di ba? Amazing. Tsaka tanuman dito siya pinag... di ba? Itong si... Itong negro din. Yung si Kasika. Honorary Filipino na yan. Hindi, yung kapitbahay nila. Yung si Mas Bruno, di ba? Eh, Pilipino. Pilipino. Kaya naging Pilipino na rin. Yung bayo ng asawa ng impo. Di ba yung si Mars Bruno? Si Mars Bruno. Bruno Mars. Mga to. Mars Bruno, Mars Alvarado yun. Tatawan-tawan. Artista yun. Si Mars Bruno. Nag-comment lang mabilis bago mag-break. Ito, papaisang 1 minute lang. Dapat katawanan nyo mga matanda na to. Kasi mga hindi madali yung mga Mars Bruno, Apple Blackfish na yan. Ano? Parang barbershop kasi. Sige, katawanan nyo lang ngayon. Pero, 40 years from now, kami na yung matatanda. Okay. Mas pathetic yung magiging generasyon namin. Sabihin, hello, kayo. Sabihin mo, ikaw, kukwentuhan mo ako, di ba? Alam mo ba, nung araw, magiinuman lang kami sa National Press Club, tapos naaaliw na kami sa kwento, di ba? Sabihin, tapos may picture pa kayo, 40 years from now, papakita yung mga picture namin. Natarungin ka ng apo mo, sir, kuya, ay lolo, ano po ba yung ginagawa nyo dyan? Picture to nung almusal ko. Ito yung picture ko nung papalabas ako ng CR. Ito rin yun. Ala, nakanguso lang ako dyan. Hindi ko talaga post yan. Pero yan ang mga pinagdaraanan namin nung araw. Kaya huwag itatawa-tawaan yung mga to. Balang araw kayo rin. May wealth na experience sa atin. Yung mga litik na pinapost natin, puro selfie. Tatanda at lilipas ding kayo. Speaking of which. Tatanda. At saka, pero pagdating sa inyo, ang magiging kausap nyo na AI. Intelligent. Robots na. Naalala ko tuloy yun. Nag-uumpisa na nga ngayon yan. Nag-uumpisa vice president ka natin po, AI. Pero medyo prototype pa po. Hindi, alisin mo yung AI. Artificial. Alisin mo yung AI. Artificial. Artificial. Naalala ko yung Bruno. Kasi sinabi ni Attorney Bruno, merong player dati, na ano siya mukhang African Filipino. Okay, si pangalan niya si Brian. Brian, matangkad siya, player siya ng kapatid ko. So sinama namin yung isang tita namin, akala Amerikano. So English ng English. Ini-English niya ganyan. Where are you? Kinausap siya sa ano. Biglang tinawag siya ng kasama niya, Brian! No, ka rin ka makatok lang. Kapapa. Taga-Clark pa.
Sabi ng tita ko, nang ena mo. Ang ibig sabihin nun, ang mura yun eh. Nakakapampangan. Bakit ganyan? Oo, oh, sa Tagalog. Oh. Marunong ka pala magkapampangan. Oh. Dahil na pa ako mag-English sa'yo. Pero, kasi ako po, nakitid ako konti kapampangan. Pero pala kasi, ano lang, baliwag eh. Isang tawid lang, kandaban eh. Pero hindi, parang mga 10% lang. Ganun. Pero alo na alo talaga ako po ni Kansalita yung mga kapampangan eh. Parang yung, may sample, parang, may sing-song. Parang, ganun ganun. May sing-song. Ganun na yun. Yun yung pinaka-foreign sa akin sa mga Philippine languages. Ang dami kasi niya yung sinasabi niya, nasa park. Ang dami niya. Mas PGMA. Pinakakwentuhan ko ng isang, ano, parang a year or so ago. Tapos kasalita siya ng Kapampangan. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, pag nakapampangan ka, hindi ka mukhang suplada. Hindi mukhang siya accessible pag nagkapampangan. Hintayin mo mag-Spanish yun. Ang dami. Marunong ng Bicol. Ilocano. Marunong ng Cebuano. Marunong siya mag-Cebuano. Marunong siya mag-Ilonggo. Kasi taga-Ilonggo yung kanyang jowa. Si ano, Pipit. Like, ang point, linguist. Kasi linguist ano, siya. Ay, matalino naman kasi talaga eh. Linguist siya. Totoo. Sabi ko nga, hindi ka mukhang suplada. Hindi talaga siya mukhang suplada pag nagkapampangan. Siguro, kaya nag-translate siya ng suplada. Kasi pag nag-Tagalog siya, may pagka-formal. Nee, actually, hindi. Hindi siya mukhang suplada pag nagpakwento ka ng kabataan niya. Natatawa siya. Siya Game of Thrones. Tinanong ko dati, bakit siya tunmo, no? Ako, hindi ko siya, hindi ko naisip na suplada siya. Hindi kasi ganun? Kinocover ko yan eh. Ay, Malacanang ka ba? Hindi, GTEB pa lang siya. Sa ano? Starting pa lang siya sa bureaucracy. DTI ba? GTEB. Board. Garments Textile Export Board. Kasi sir, halos kaidaran mo. Mas makamas Kainuman. Kainuman. O, ganun, kainuman mo. Marami siyang ganun. Eh, sabi mga medyo... Kami nila Bobby Tiglao. Yung pala. Pati pa eh. Eh, kaidaran mo kasi. Pero kami, mga bata, pag nakita siya, paparating. Akala mo. Chong, hindi, parang pakarado ko, second year high school na naman ako. Tapos mag-i-inspection yung principal. Ganun yung feeling ko talaga sa kanya. Naging teacher siya kasi. Kaya demenor niya, may pagkakarado. Mentor ang dating. But she's actually a very fun. Kaya pag nagkakamali ka, pinagagalitan ka. Ano yun? Instinct niya yun, ha? Pag mali ka, talagang mas kinanong. Di pagka-mentor ang dating. Ako, ilang beses ko napagalitan nun eh. Hindi, baka nababalibag ng pandesal daw nung araw yun. Sasabihan ka. At saka alam mo, gusto niya na pag hindi mo alam yung isang bagay, sabihin mo pang hindi mo alam. Kaysa yung nagkukunwari ka pang naguhula-hula ka. Lalo siya nagagalit. Babalik kami with the chikahan. Ang oras natin ay 8:32 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Ay, nagbabalik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Panal, Jonathan De La Cruz, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, special guest host. Ito yung nilagay ka doon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! Ay, may nagtanong. Oh. Anim mo ba kayo sa karambola? Bakit naman? Sinanawagan po ako sa kaluluwa ni Boss Jojo. Wag po kayo masyado. Wag po kayo nagbibiro ng ganyan. Kasi dyan sa salamin, sa likod mo. Meron. Yung mga nakikita pa. Sa salamin, sa salamin eh. Ihalga namin Boss Jojo, pero wag ngayon. Hindi talaga si Jojo pala biro yan. Nihintay ko nga eh. Ay, merong konting ano ngayon sa house ah. Oh, sa house? Oh, nagbabanatan. Doon sa budget. Sa budget. Winidraw ni... Ano kasi yan eh? Hindi naman winidraw, pero mayroong proposal. To withdraw. Ganito kasi yung committee sinabit na for plenary discussion. Yes. For committee discussion. Committee? Ganito kasi yan. Pag binigay ni presidente kina speaker at lahat,
tapos may first reading. Mm-hmm. Yung first reading yun na yung sinasabi mo, we are ano babasahin sa plenary. HB, etc. etc. House referred bill to, refer to committee on the future. Tapos na yun. Yun yung that is the stage now. Tapos nag committee hearings na. Ngayon pinaparecall mo yun. Tapos ng committee, reported out na sa committee. Reported out sa first reading. Tapos okay. Sa committee na nagde-deliberations na etc. etc. and everything. Okay. Pinaparecall mo ngayon yung refer mo sa committee. At ang appropriations, pinaparecall mo yun. Tapos meron daw silang gagawin. Kasi nasabi ni El Rey, there was a procedural lapse, etc. etc. Siyempre, pinalagan siya ng appropriations. Anong procedural lapse yun? Yun nga yung pinag-uusapan ngayon. So yung pinalagan siya ni pinalagan siya ni Appropriations Committee Chairman Sid. Si HNP. Sabi ni ang argument ni Villaperte. Babawiin sa Appropriations Committee. Ibibigay sa Committee on Rules. Kasi daw yung first reading premature. Mm-hmm. Kasi hindi pa daw nagka-hearing, hindi pa na-present ng mga kung ano-anong ahensya ng gobyerno yung kanilang budget proposals. Ah, so mangyayari? Tama ba 'yon? Mali si El Rey doon. Mali si El Rey. First reading lang Refer to committee. So committee can accept the proposals. So very preliminary pa lang yung first. So kahit meron pa kasi salbong tugunan. Hindi, meron nga. No, explain mo, Jonathan. Ang ano yan, the first reading, binasa na in plenary, binasa na today's ito yung ano committee rules etc. ito today's agenda ganito yan 1, 2, 3, 4 etc. refer to committee on appropriations. Committee on appropriations ngayon nagkakaroon na ngayon ng hearing per department. Iyon na pero so naghihearing na ngayon ang sabi ni El Rey, bawiin natin, bawiin muna natin yan. Tigil ang hearings edi sinasabi ni Sid huwag ganun kasi bakit ni Ungab si Ungab po from Davao. Siya ang appropriations chair. Iba kayo ng emissary ni Sara. So ang sinasabi ngayon ni Ungab kaya mo gustong gawin yan dahil meron kang gustong gawin sa budget. Yeah. Sabi ni Ungab malamang ano pa ba? Pero ang aga, bakit ngayon, meron kang gustong isingit. Pork! Naman ang hangin nilang ano ito kasi problema ko sir. Pork! Ngayon, na sinasabi ni Sid, ni Congressman Ungab, yung habang nagde-deliberation sa committee tungkol sa iba't ibang mga ehensya, you have your say. Yes, in other words, hindi pa naman tapos yan eh. Bakit gusto mo itigil? Ba't mo gusto itigil? Yes. And then why do you want the committee and rules to preside over all of this? Eh, anong tamang tingin mo rito? Sabi kasi ni El Rey, sino-shortcut niyo yung process eh. Ah, may proseso pala. That's not true. Tama pa rin yun eh. That's not true. Tsaka substantial compliance even if there it's not. There is no such thing as shortcutting the process because precisely you are going through the committee hearings. Yeah, sir, pwede na, no? Pahijack lang ng 10 seconds. Nag-text si Boss Rogel Marisese. Yung National Space Agency. Philippine Space Agency. Trivial lang daw siya. Ito yung, pinadala ako ng picture eh. Ito yung marker nung saan binita yung Sina Masita malapit lang sa bahay namin. Galing. Okay. So pagka hinahanap nyo po yung head po ng Space Agency, hanapin nyo lang po kung sinaksak si Mamaya Masita doon sa Los Matos. I'm trying to remember saan siya kinuha sa Manila. I think sa Lasal eh. Ah, doon siya Di ba by hanging siya? By hanging. Sa Los Banos siya binitay. Kasi yun ang ginagawa sa mga war criminals noon. By hanging. So yung Nuremberg, lahat ng guilty sa Nuremberg trials. I'm not sure, but parang claim ng isang U.S. ambassador, yung trial niya doon sa U.S. embassy. Was in Manila. I'm trying to remember if it was in PWU or baka downtown Manila, somewhere there. Kasi noon niya nang sikat eh, yung Santa Cruz area. By tomorrow, alam ko na. Skull time. But there was an ambassador who claimed that the trial was in the U.S. embassy.
Nanami tayong, well, at least maganda yung... Oh, balik tayo doon sa budget. Memorial. Sorry, mabilis lang, nausap ko lang yung restore. Alam mo ba, nagbabasa ako ng 1,000 places before you die. Na you have to visit before you die. Tapos ang Pilipinas doon, 1,000 places to visit before you die. Kumbaga yung traveler's guide, para maraming, bakit list ng marami travelers. Marami doon mga World Heritage sites. Positive naman yung wording. Pero ang punto, ang Pilipinas doon, 3 places lang. Saan which saan are? Saan ano, Banawe Rice Terraces. And a couple of others. So sabi ko, but kasi wala tayong tourism infrastructure. Ang pinagmamalaki natin, beaches lang. I mean, big deal yung mga beaches, pero hindi siya unique. Di ba? Oh, you can go to Bali and get so, culture and so, ang habol ko sana, yung mga abinida, yung mga ganun. Hmm. Yung may, audio, may theater na ganun. Itong araw. Audio. Wala na nga yung mga wala ganun. Na. Eh, ginigiba kasi yung na heritage. Yung nangalang metropolitan na so, diba? Theater. Eh. 10 years bago. Naku, Diyos ko. Hanggang ngayon nga, hindi pa tapos eh. Oh, yun pa. Yung renovation. Mayor Isiko, mahal ka naman namin. Pero tapusin na natin yung Metropolitan Theater. Actually, hindi si Isiko yan. NCCA yan. NCCA. NCCA. Back to budget na muna. Teka, tapusin lang natin ang to budget. Ang naging problema pati kasi dyan, si Erlay is the Deputy Speaker for Finance. There are 24 Deputy Speaker, 22 Deputy Speakers, ha? Oh, ang dami. Kaya medyo, medyo magulo. Meron nga chismis na lumabas. Si Cayetano raw, pinagalitan ito. Berated, ang sabi na salita. Sino pa sino? Si Sid Ungab. Ah, si Ungab. Ngayon, sa official statement, si Cayetano, ang sinasabi niya, everything is settled. Okay, wait. So, iba yung chismis. Iba yung official statement. Recall ha, timeline. Okay, away ng speaker. Yung isang, yung kalahati gusto si Martin, kalahati gusto si iba isa? Velasco. Si Lord. Wala may gusto kay Cayetano. Di umano, according kay Lito Atienza ng Buhay, eh, nagpunta raw doon yung gabinete, tinatakot sila na pag hindi nyo binigay kay Cayetano, tawyari kayo sa amin. Somehow nag-yield ang house, 'di ba? Ang teorya noong mga ibang mga galit kay Cayetano doon, eh gustong mangyari yung last time yung sa mga insertions daw. O ngayon ito na zoom in tayo sa budget. Sila binibigay ng Malacañang yung proposed budget for volumes, yung 4,000 pages, may copy nga ako eh. Tapos sinubmit agad ni El Rey. Tapos ngayon, winidraw ni El Rey, di ba? Pinawidraw ni El Rey, tapos kinokontra ni Ungab. Hindi. Sinubmit yan, sinubmit yan sa floor. Sinabi na ito yan, ito yung budget. Presenting from General Appropriations Act for 2020, etc. HB, House Bill Number, etc. Refer to committee yun. Ngayon, nag-umpisa na yung committee. The committee said that by Chairman Sid Ungab. Nag-umpisa na silang nag-hearing. As a matter of fact, marami nang pumunta doon. Marami nang nag-hearing. Ngayon, si El Rey, Deputy Speaker for Finance, pinaparecall. So, paano? Ang sabi ni Ungab, eh kasi meron kang gustong mga palitan dyan. Well, yeah. Laway sa laway lang naman yan. Pero ang gilunos ako, ba't nagalit si Cayetano kay Ungab? Kasi dahil nga binabakbakan yung move ni El Rey na i-recall. So supportado ni Cayetano si El Rey? In a way. Definitely. Ngayon, nagsalita si Villaperte, paring Jonat, attorney. Attorneys. Marami daw official nagsalita sa media. Ang sabi niya, marami daw kongresista ang hindi masaya doon sa allocation ng mga distrito nila. Diyan sa 2020 budget. Ano ibig sabihin noon, Jonathan? Depolitika yung budget, meron ba? Ang ibig sabihin noon, ditinignan na nila yung budget, may kanya-kanyang ano na yan eh. So they want to have changes, kanya-kanyang alokasyon, etc. Ngayon, ang sinasabi naman Bakit nagagalit pag maliit ang alokasyon sa iyo? Ang sinasabi ni Congressman Ungab, hindi totoo yan. Because if you're talking about allocations, we have to work on the basis of the president's budget. Because this is not our budget. This is the budget of the president. Now, if you have any kind of problem, you work in committee. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo sa committee, kausapin mo at pagalitan mo kung maaari. Hindi, kasi yung sinubmit ni Ungab, yung nasubmit sa committee ni Ungab, was exactly yung proposal ng presidente. Yun ang masalagay. Ang lumalabas ngayon, gusto may mga 60 raw na congressman
na umaangal dun sa kanilang allocation ang ng distrito. Nga, so, ang sinasabi ni Congressman Ongab, you can have that discussed in committee. Let us not recall this. Tama. Ngayon, kung meron kang problema sa allocation mo, you put that in writing. And then discuss it. Why do you want to have a bigger allocation? Question. Kasi natapos ko na yung first volume, ng apat na volumes na budget. Wala pa akong nakikitang fishy maliban sa binawasan yung budget ng UP, pero I understand. So, ang ako, gusto ni Ungab yung proposed budget in toto? Hindi naman. Kaya nga yan nasa committee, pinag-uusapan pa yan. That's not cast in stone. Ang sinasabi ni Congressman Ungab, if you have any kind of problem, you work within the committee. Yes, Bakit mo i-recall yan? Ngayon, kung meron 60 dyan, ilista nyo kung ano yung problema ninyo. Kasi, ano ba partido ng 60? At kung ano yung gusto niyang mangyari? Okay. Pero dapat ma-recall din natin na si Congressman Ungab, siya yung ninonominate ni Sara. Yes, na maging speaker. Ngayon, ano ngayon ang result niyan? There's fear now na there's a repeat of delays kamukha ng last year. Yes. Okay? May controversy na ganito. At whether we like it or not, it's about the allocation ng mga congressman sa kanilang distrito. Mm. Anong ibig sabihin niya? Pork. Yeah. Yung kita nila doon sa allocation na yon. Sino ngayon sa Senado tingin nyo tatahimik? Si Ping Lacson, tingin nyo tatahimik? Yan, yeah, no. Magkakagulo na naman yan. Paano yan? Di delay yung budget na naman ni Duterte. Ito ang problema dyan sa delay na yan, sir. Para sa maraming Pilipino, di ba sasabi natin, budget delay, minus 1% dyan sa total growth natin annually. Abstract pa yun eh. Hindi maintindihan niya. For the past 2 weeks, nakatanggap ako ng mga letters from government nurses na deployed human resources, parang ganun. Department of Health. Papo, mga government nurses. Since June daw, hindi pa sila sumusweldo. September na po ngayon. So June, July, August. 3 months na silang hindi sumusweldo. Tapos karamihan po doon, hinire, parang mga 6 months, 7 months lang yung kontrata. So mga kalahati rin sa kontrata, hindi pa sumusweldo. Bakit daw? Ngayon, tinanong ko yung isang taga-DOH. Kasi sabi ko, ayoko naman, nabanatan kayo na may kasalanan kayo. Hindi ko pa alam yung side ninyo. So hindi ko yung side. Ang sabi nila, sabi nung isa, on leave siya. So hindi ko pinakialaman yung sabi nung isa, ang tagal daw kasi ng disbursement ng budget. Mm-hmm. Dahil nga walang budget. Diba? Hindi pa pasado yung national budget. Alam mo na ako anong nangyari dyan. Mm-hmm. Yan kasi yung additional nurses gustong i-hire ng DOH para mag-monitor dun sa dengvaxia patients. Mm-hmm. Uh-huh. Kasi naka-attend ako ng hearing nung humingi sila ng supplemental budget for that Ang reason ni Secretary Duque nun, gusto niya mag-hire ng additional nurses who will monitor this dengvaxia patients. Kung ganun man, ba't di sila binabayaran? Dahil na-delay din yung pag-approve nung budget. Kasi supplemental lang yun Hinabol yun nung bandang gitna na ng taon. So nag-hire sila ng wala pang pambayad? Siguro, inaprubahan ng committee yung request for a supplemental budget. Pero kasi siyempre hahanapan pa nila kung saan nila kukuhanin yon. Dahil hindi kasama sa GAA yon. May problema tayo. Actually, ganyan yan. Dapat, it goes back to the issue of usage. In the case of the Department of Health, ang sinasabi ng COA, kayo, maghihingi kayo ng ang laki-laki ng hindi nyo ginagamit. 52% lang ang gamit ninyo sa budget nyo. Sabi-sabi. Doon sa mga program, COA report. Sa COA report. Kung ganun, bakit walang perdo sila? Ngayon, ang sinasabi ngayon ng budget, meron kayong pera dyan. Bakit hindi kayo mag-request sa presidente na gamitin ninyo yung pera na nandi dyan sa inyo para hindi na... I-realign. Padali naman. Hindi illegal mag-realign within the same department. Naman Tapos hingi ang hihingi ka lang sa presidente na approval. So yung 108
ano, 150 billion, mga 60 billion lang ang nagamit. Doon sa mga health programs. Eh, pati sila mag-align. Eh, magbe-benefit care naman ng Sanofi dyan. Libreng data collectors. Doon ba sa... oh, libreng data collector yan, no? Sa budget na nakita mo... Sinasabi ni Larry, while waiting for that, gamitin mo na. Gamitin mo na. O, yun na nga. Ano naman ang ibig sabihin? Actually, initially, hindi in-approve ng committee dati. Tapos nag-request na naman si... Kasi nagkaka-problema na nun sa vaccine. Doon ba, Tipi, doon sa nakita mo na budget ngayon na sino pinakamalaki ngayon doon? DOH pa rin? Kasi nasa first volume pa lang ako eh. Ano yung alphabetical yung mga ano? It's still in accordance with the mandate of the Constitution and yung gusto ni Presidente, which is Department of Education, Public Works, yung pa rin yung mga transportation. Yan ang mga malalaking Department of Defense, DOH. DOH malaki dahil may universal healthcare. Tapos sinabi pa rin doon kay, kulang pa daw tayo ng perang pang universal healthcare. No? Masasabi ba, impasse na naman vaccines ito sa budget. Ito nangyayari sa House. Yan ang concern ng mamamayan. Yes, kasi tatlong buwan na lang. Hindi ba? Matatapos na itaon. Ay, naku. Bare months na. Alam mo na, ganyan yung nangyari last year eh. Na bare months na, wala pang na-approve na budget. July pa lang, sinabmit na yan ni Duterte. Boss Conrad, alam mo, weird dyan. Ito naalala ko. Sabi, sadali na lang, mapupuno na ang tao kay Duterte. The jackpot na yan. Na, tatlong taon na nila sinasabi yan. Tapos sabi naman ng mga pro-Duterte, hindi magkakaroon ng revolusyon kung maayos yung ekonomiya. Wait lang. Ito na. Baliktad na yun. Ito na. Ito, bigas. Okay? Meron kang bigas problem. Itong delay in the budget. Ano pa ba major? Katakot-takot na traffic. Alam mo ba nawawala sa negosyo? Billion. 3.5 billion pesos a day. There you are. 3.5 billion a day. Metro Manila pa lang. Sa EDSA. Baka sa EDSA. Metro Manila. Biggest share dyan yung EDSA. Yan ang pero actually, hindi lang naman EDSA. May problema na traffic. Eh. Lahat na ng major routes. Hindi, kaya nga. Diba? Yung sinasabi mo 3.5, EDSA pa lang yun. EDSA pa lang. Dito pa lang yun. Metro Manila pa lang yun. But Jonathan, I don't know what you think. I see politics here kasi yung alignment dyan sa Kongreso, hindi pa ganun ka tatag. Kaayos. Okay? Yung may mga factions. Yes, eh. Okay? Yes. Yung Cayetano faction, syempre, mukhang hindi kasama si Congressman Ungab dun sa faction na yun. Hindi. Eh kasi sa Cayetano faction, totohanan lang, halos si Cayetano lang naman. Oo nga. Totoo naman. Talagang dinikta lang yun. Ganito galing ka sa akin mga Cayetano supporter. Sabi pa naman, eh, ba't mas sinisira ka si Cayetano? Tapos sabi ko, wait lang, nakita ba kayo na isang kahit 10 man na congressman na tumayo na, Cayetano kami. Ano ugat nito? Bumoto lang sila kasi yun ang idinikta sa kanila. Takot eh. So ano ugat nito problema ngayon sa budget? Kung magkakandaloko-loko to, ano ugat nito? Yung mga factions. Fighting. Paano masesettle yan? I don't know. Dance showdown. Dance showdown. Nawawa talaga. Sa matitinding despacito lang dyan. At saka yung mga nasa civil service na kailangan na ng increase ng kanilang salary. Yeah. Yung mga contracted yung mga budget. Yung contracted service. Yung mga consultancy. Dito mo matetest yung ano ni speaker. Kung paano niya yung leadership. Kung kaya niyang iwa. Dalawa yung budget na ipapasa ni Cayetano. Okay. Isa lang si cashier niya. Sino ba yung cashier niya? Si Lord. Si Lord. Si Lord. Mukhang nga hindi na rin matutuloy yan eh. Nagalit si Lord. Si Lord. Hindi to aprobado ni Lord. Hindi na rin tayo sure dyan sa term sharing na yan. So, paano pa naging ano yun, sir? Hindi tayo sure dyan sa ano na yan. Sa sharing. Kasi ang sinasabi ngayon ni Cayetano, hindi naman siya pumayag eh. Si Lord, hindi daw pumayag. Hindi naman daw pumayag. Pero imagine mo lang, sir. Pag si Lord naging speaker, ang House of Representatives magiging ng House of Lords. Mas gusto ko yun. Corny mood. British na tayo. Parliament na tayo. Ano yan ah? Malaking problema yung nangyayari na yan sa House. At kailangan talaga
Iayos na mabuti ano leadership kung gusto nila kung gusto nilang magkaroon ng maayos na pagtingin sa kanila tao. Kasi hindi po pwede yung ganyan. Eh, hindi pa ba naman sila nadala? Yung nangyari na nga last year. Paano magkakasundo-sundo yan, sir? I cannot imagine na ang budget ay madelay ng ganong katagal. Paano madidelay ng ganong katagal? Ilang buwan? May na? Oo. Nung panahon nga ni TGMA. It's a madness eh, di ba? Yeah. Ang nangyari naman doon kasi kay GMA, talagang problema yon. Oh, problema na talaga yon. Dahil nag-transition sila eh. Dahil doon sa transition ng July. In the middle of the discussions, nagkaroon ng transition. Tapos nagkapatigasan ng ulo. Yung Senado, ayaw nila i-approve dahil may insertion sila. Yung mga congressman naman ay approve yung version ng Senado. Pero sa patigasan. Hindi, totoo lang. I see the political strategy here. Ang nakikita po kasi, the way things are going, kung sino po yung babasbasan ni President. Huwag na tayo magplastikan dito. Mm-hmm. Lahat ng mga big time na politiko, they're all look, their eyes are set at 2022. Mm-hmm. Okay. So ngayon, ang nakikita ko, kung ako yung nasa opposition, or even sa may opposition, like Lacson, ang gusto ko talaga, humina yung Pangulo. Of course. Kasi pag 50%, tapos may binasbasan yan. Endorsion. Game over na. Halos game over na. Uphill climb yan. Pero kung pwede mo durugin ng konti, magiging mo naman 70%. O di may 10% ka na paglalaro na dagdag. As opposed sa what? 3%? Hindi. Tsaka kailangan hindi maging transferable o translatable yung popularity ni Duterte doon sa kanyang babasbasan. So how do you do that? It's bad for the paguluhin mo. So what I'm saying is, I don't agree with what they do kasi it's bad for the country. However, it makes sense politically speaking. Alam mo 'yan. So magbabalik ang karambola. Oras natin. Mamaya naman yung hearing sa Senado. At saka yung ano, yung column ni Sabio, girl. Saya yun, saya. Balik ng karambola. Bakit? Dilaglag ni Trillanes. Ang oras natin ay gawa ng baga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Hintay ko para sa Karambola. Balik ang karambola bago mag-umpisa ang karambulungan. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, a very special guest host. At ay ni Larry Gadon, ako po si Trixie Cruz Angel. Habang nagbabasa kami ng Mindanao Gold Standard. Ano ba yung stars? Ano na, siguro hindi na makakatulog ngayon yan si Trillanes dahil kasi kumakanta na lahat eh. Isipin mo, kumanta na si Bicoy, kumanta na si Perfecto Tagalog. Itong isa. Of all people nakakanta sa Jude Sabio pa. Oo, si Jude Sabio pa of all people. Pero teka, si Sabio ba was ever a lawyer, lawyering for Trillanes? Kasi significant yun eh. Was he lawyering for Trillanes? He was lawyering for Matobato and Tapos yung ICC, tsaka yung nag-join ICC. Si Trillanes and Alejandro dun sa Yan yung nag-ain po ng demanda sa ICC daw. Nirereklamo si Duterte for EJK. Yan. Ngayon, ano nangyari? Anong sabi niya? Bigla ko lang nakalala. Alam mo ba si Cayetano parang si Lenny? He was put there even if nobody wanted him there. Akala ko. No, sige, hindi natin binigyan ng binato ng majority. Sinayo. Tawa-tawa si Bastos. Si Cayetano. I thought we were referring to others. Buti nga si, Lenny, naka 10 million man lang. Si Cayetano. 5 million? Di 10, wala. 5. Ha? 5 million lang. Sino? Hindi. Bilang speaker. Ibig sabihin nung vice president. Akala ko yun na sinasabi 5 million mo. Lang akala ko, 5 million lang boto. Kinabahan naman ako sa statement. Parang kamukha si Lenny. Kasi kahit ano, parang si Lenny. Baka may kinalaman na mas apelyido ko yan. Hindi, may kinakabahan ako pag naisasalita. Huwag na natin i-connecta yun. Nakakahiya na yun. Talaga, ito ba talaga si Sabio? Mukha ba niya yan? Siya ba yan? Siya ba talaga? Baka siya yan. Hindi, baka po grinder profile lang niya. Hindi, pero
Ay, de, ano pero, ba yan? Kala ko tambak. Hindi, pero babe. Joke lang yun, joke lang. Kala ko tambak. It's NBI clearance, ano? Hindi, pero basically, itong si Sabio, kasi, dapat kasi pinapaliwanag natin, si Sabio, ito yung nag-file. Against President Duterte. Yes. Sa ICC. ICC. National Criminal Court. Kasi nasabi doon, eh siya talaga ang head ng Davao Death Squad. Killing. Killing. Kasi yan, walang patumanggang talagang ginagawa niya yan. Ito ang aking mga witnesses. Si Lascania. Nagsalita si Marco Bato. Bato. Ayan, nagsalita na siya ngayon. Nagsalita na siya ngayon. Anong sinasabi niya ngayon? Yan. Ano sinasabi niya ngayon? Pagano rin. Oh, yeah, titi, yeah, ikaw na. Ikaw. Well, actually, marami hinanakit si Sabio. Uh-huh. Na tipong yung meaty part ng kanyang article, eh, para nasa 80% done na ako na magbasa. Oh, kasi yung first 80%, nangangawa lang. Kuya. Alright. May drama eh. Number, ito yung mga preliminary issues nila sa article. Ha. Uh-huh. Una, tinawag daw si Nola Trillanes, iniharap sa kanya si Guillermina. Tapos, siya iffy. Kasi parang, may problema tayo dyan. Tsaka si Bicoy. Hindi, si Bicoy. Basically, hindi pala si Guillermina, si Bicoy ang hinarap. Bicoy. Hindi niya daw, parang hindi niya feel. Tapos sabi kila Trillanes, eh, hindi ko masyadong feel yan. Eh, kasi yan. Pero, baka maano ka. Baka bumaliktad. Baka mag-backfire sa'yo. Pero nag-insist daw si Trillanes na carry lang yan. Pangalawa niyang issue, dami niyang issue. Pangalawa niyang issue, nagda-dry up na daw yung pondo para sa ICC case. Yeah. Which makes it a bigger problem. But I also find it stupid that he even had to raise that issue. Kasi number one, paano maaasahan magkaroon ng 10 years, parang mga years long na case? Eh, pumupondo si Trillanes. Alam mo nang pa-sunset na yung political career niya. Umasa ka pa kung di ka ba naman tangat kalahati. Pangatlo, ang pinaka-paputok dyan, yung sa bandang 90% ng article, sabi niya, so yung mga handler ni Bicoy, they went ahead. So from basic na context, ang masasurmise mo talaga, totoo na si Trillanes ang pasimulo. Handler. Handler ni Bicoy. Bukan totoo yung Stella. Siyang leak. Magmula kay Jude, Sabio. Pati kay Matubato, kay Lascania siya. Kasi siya ang lawyer. Oo. Ayun. So maganda rin pala pagsulatin din ng column si Alejo. Yun lang ang sinabi niya. Yun ang sinabi niya. Yeah, ang pinaka drama niya yung kanyang MCLE. Kasi ba't daw siya gustong i-hire na lawyer? Tapos tinatanong ngayon kung legal ba siya maging lawyer? Natapos na ba yung mandatory continuing legal education? Sila Trillanes. So na-insulto daw siya. Hindi nga lang yung sa LA, yung lisensya. Kasi meron siyang warrant. Dahil may warrant siya doon sa isang case. Dahil kinasuhan siya for appearing, parang pinalalabas na impersonating a lawyer kasi wala siyang MCLE. Bawal kasi sa lawyers na mag-a-appear ka nang hindi kompleto yung mandatory continuing legal education. Wait lang, eh pagkano yung opinion mo? Ay, mali ka. Kasi sabi ni Sabio, hindi ganun. Yun yung sinasabi ni Sabio. Sabi ni Sabio, basta daw, hindi ka daw, kahit hindi ka daw nag-MCLE, pwede ka daw mag-appear. Hindi, pwede mag-appear. Pwede kang mag-appear, but you can't sign your pleadings. You cannot sign your pleadings. Pero ang maliwanag. So, ang gagawin mo lang dyan, kumuha ka ng partner na yun ang magsasign. Na pwedeng mag-irma. And yung pangalan mo, andun pa rin. Pero, may discretion din yung judge na hindi ka pa-appearin for lack of your MCLE. Pero, ang maliwanag dito, so, seat warmer ang ang maliwanag dito, sinasabi nitong si Sabio, in all of these things, yung mga anti-Duterte na matitinding banat, Bicoy, kung sino-sino man yan, pati siya, ang talagang nando doon, present all the time, si Trillanes. Yun na sinasabi. Alam mo kaya siya nagsalita ng ganyan? And it was all fabrication. Yes. All fabrication. Sa akin yun ang number one message. And kaya siya nagsalita, kaya siya nagsulat ng article na yan, na parang inaamin na niya, si Trillanes talaga may kagagawa niyan. Kasi idinawit siya ng ni Barrido as one of the respondents in the kidnapping case. Kidnapping of itong si Barrido, kinidnap siya for 2 weeks. Kinulong siya sa kumbento ng... Yung sabi niya? Oo. Na pinipilit siya na pirmahan. Ang gusto siya maging madre rin. Eh, magdidimanda na. May coercion pa. May coercion. Kaya nga kidnapping. Kidnapping with coercion. Serious illegal. So kayo naman,
Hindi kidnapping yun. Nire-recruit siya maging madre. Maging madre din. Yung ang atake. Posible, posible. Yung atake, the pre-exercise of religion. Siguro sabi ng mga madre, ay, walang hiya itong babaeng to. Sinungaling. Kailangan, no. Maldita, bagay na madre ito. Pagturuin natin doon sa saint. Ay! Sana sa may saint. Ay! So, ang nangyari dito, actually, dun sa cage. So, ngayon, ang laki ng problema niya. Kasi, nadawit na siya doon sa kidnapping. Eh, alam mo, ano, Attorney Jude Sabio, Panyero, kung nakikinig ka, para makalusot ka sa mga problema mong yan, kontakin mo lang si Attorney Larry Gadon. Pwede kitang gawing state witness. Ayun. Pwede ba yan? Pwede, bakit? Basta hindi siya guilty. Actually, ni-recruit nga lang siya. Dahil pinansar pa siya, no? Oo nga. Delikado yun. Pwede, totoo naman siya. Ang kaibahan lang nga lang doon na TP, kasi lawyer siya, dapat alam niya kung alin yung... Yes, dapat. Kung alin yung fabricated, tsaka hindi. And then, kung may, may ibang layunin yung fabrication, which was, upakan si Duterte siraan. Yan sir ang problema sa iyo. So from the start, ang tingin ko, alam nila, hindi totoo yun. Yan ang problema sa iyo, Attorney Gadon eh. Nasabi ng lawyer, alam na niya. Hindi naman lahat ng lawyer ganun, ito yung si Lenny. Nakita mo na ba kung paano mag-set ng batas si Lenny? Okay, I agree on that. Asa expectation mo, ha? Tama yan, ano mo. Tama yan, nasa isip ng TP. Ang gold standard. I cannot argue with that. I cannot argue with that. I will no longer take any of this. Magagalit ba si Insan? hindi, alam mo talaga ako, mahilig ang mag-argue no? Ang debate, ganyan. Pero yung sinasabi ni Tip, hindi ko kayang debate. Ano mo, wala kang lusot eh. Non-debatable. Non-debatable. Yes, Mas Jonathan. Bawo ka na lang doon. So lumalabas ngayon, over the first three years of the Duterte presidency. Mulat-mula. Meron na puro upak na, may plano na. There was really a campaign. May grand design talaga. Grand design. Which was design. The stand of Carambola from the start. From 2016. Actually, sinasabi na natin yan, there's a grand design. Sabay-sabay. At nakakatawa nito. At saka, one of the central figures, basically, is Senator Relianes. One of the central figures. Kasi meron pang funding galing sa labas. Meron eh. As early as 2016, late 2016, kami ni TP na-encounter na namin yung chatter sa social media. When you say chatter, this is an intel lingo word. For merong may chismis sa mga general trend. Pag nakikinig sila, of course, they will never admit na nakikinig sila sa mga wiretap conversations. Mm. Pero pinag-uusapan talaga. How to destabilize. Ng mga security forces natin na tutunugan na nila yung mga plano ni Trillanes. Nung nilabas namin ni TP yan, ang daming nagsabi, Jin, di totoo yan, walang capability, chuchu. But capability is not the same as an attempt. Or at least, so tingnan nyo si ginagawa ni Trillanes. He keeps trying to topple this government with really, really bad strategies, but doesn't mean that he's succeeding. In his mind, di ba? Pwede itong mga plano niya and it doesn't stop him from flying. At itong lahat ito, this is what we call all of a piece. Magkakasama lahat yan. Magkakasama. Yung continuing assumption. Yung international matindi. Yun ang international media. Grabe yun. Yes. Sir, in the assumption, and I think this is at least partially backed up by publicly available knowledge, lalo na sinabi ni Sabio lately, no? Kumari lang, si Trillanes yung financer. Hindi, wala naman perang sarili yun eh. Galing sa labas yun. So, yung pondo? Diba? So, yun ang mas mahalaga rin tanong. Yes. Tapos, pangalawa, attorney, iniisip ko na parang, magkaiba yung capability doon sa desire to do it. Diba? Yeah. Yes, magkaiba yun. Oh, perfect example, kasi medyo abstract, may pagkaka-reply mo, pagkaka-explain mo eh. O si Lenny, nagka-try magpakatalino, pero hindi. Hindi talaga nangyayari. Nakikita talaga. Oy. Diba yung nag-competition pa ng 4x40? Oh. Parang feeling so knowledgeable. Ikaw ba, kaya mo yung math? Oo, kaya mo ba? Mga ganyang addition? Hindi naman ako tumakbong vice president. Kaya mo ba yung mga ganyan ba? Barangay captain nga lang, di ako tumakbo eh. Pero hindi, TV, tukol sa pera. Pag may ganyang kalaking perang involved, malamang dyan,
eh, may onsihan. Oo. Malamang dyan magkakagulo yan. Sa mga ganyan scheme na wala namang audit, na under the table lahat. Hindi official yan eh. Akala mo ba, ilalahad mo lahat. O, eto ang perang natanggap natin for this campaign. Walang gano'n yan. Alam ko yan, sir. So, taguan yan. Taguan. Ganda nito. Under the table yan. Merong ano talaga yan. Pag may na-onsi dyan, eh, gulo na yung kakanta na yan. Kasi ganito yung nangyayari dyan. May mga nakilala akong kaibigan over, no, naging vlogger na ako, tapos tumami na yung followers ko. Kukwentuhan ako, TP, meron akong scoop. Tapos makikiga kay scoop nila, ay wow, malaman. Tapos kukonfirm ko naman, confirm naman na medyo tama na may scoop. Kaya lang, ang problema, para sila lang kami alam. No, ang malaman ko pala, yung pala mga gagong yon, kina-claim na tao nila ako. Tapos, namumulekta doon sa gustong yung kaaway ng scoop. Tawag dyan estafa, guys. Tapos, di ko nalaman ng mga lintek, namulekta na pala. Namulekta na ng information. Tapos, di ko alam. Akala ko naman, parang ano lang siya. Concerned citizen lang ang gago. Natuto na po ako. May mga... Eh, ang problema, alam niya na nahuli ko siya. Hindi pa niya alam na nahuli ko. So, pinakausap ako hanggang ngayon ng gaga. Ano yan? Kasi yan. Uso yan. So, mayroong, kumbaga, isang tao, committee. Tapos yung, ano, pinapalakad nila, compartmentalized. Paano po, sir? Compartmentalized. O, ikaw, Bicoy, ito ang... Ikaw, Bicoy, ito. Good, ito ang trabaho mo. Eh, ngayon, nagkasala sa labat. Dahil ngayon, sinasabi ni Paring Conrad, itong lahat, ito na-onsi lahat. Na-onsi lahat yan. Actually, lahat sila ganun ang reklamo. Module-module. Nagka-onsi lahat. Eh, hindi kasi hindi mo naman pwedeng patakbuhin yung ganyang kampanya kung walang pondo eh. Hindi at saka dapat talaga dyan, malaking pondo. Eh actually, yung pinangako nila kay Bicoy, 500,000, maliit pa nga yun. Maliit pa yun. Tusin, dapat yung mga 5 million man lang. Yung mga ganyan loose money yan, hindi mo pwede matrace eh. So, ang dali-dali itago. Opo, ang dali-dali mga os. Kilala ni attorney kung sino yung kaibigan namin na yun. Ano na naman yun? Yung nangungi ng bubukol. Ay, nang bubukol. Ay, mga nahuhuli kami ng mga os. Yung nang bubukol, sir. Bukol lang tawag doon. As a matter of fact, kung gusto... School bukol. Hindi, pag school bukol dito talaga. Iba pa yan. Iba pa yung school bukol. As a matter of fact, ang pwedeng gawin dyan later on, if may mga gusto mag-research at lahat, tignan. So, yun. yung COA report tungkol sa individual na paggamit ng pondo ng mga senador. Yeah. Ay, wala pa ako nakikita. Gusto ko rin makita yung mga ano. Intelligence funds din ba ang mga senador? Meron. Pero minimal lang, di ba? Hindi. Meron silang 2 million na depende yan. Monthly. Monthly na unaccounted. Meron. Pero relatively maliit yun eh. Meron silang ano. Hindi, ano lang yun. Per month. Hindi, meron silang mga ano. That's aside from the document. Yung regular nila na. You understand this. If it's true. And it's now ano being validated na si dating Senator Trillanes parang napaka-central ang ano niya dito. You must understand, he was senator during the time of Aquino. Tapos hanggang dito kay So si Aquino nga nagpakawala sa kanya. Maraming dala yun. Nagpapa-operative action. Doon kay Aquino, nag-backdoor pa yan sa China. Alam nga naman magba-backdoor ka, wala kang baon. Yun yung ano eh. Ay, di ba si Aquino nag-pardon sa nag-amnesty sa kanya? Correct. At saka yun yung ano niya, yun yung drama niya. Nung tumatakbo si Noynoy for president, nagbebenta si Trillanes ng magdano niya. Ano po ba binibenta? Wala siyang kaluluwa. Wala pa. Binibenta niya yung party niya to support Noynoy for his presidential bid. Parang yun sa makakaliwang grupo din. According to Trillanes, magaling daw sila na operatives. And sa ngayon, in his mind... Sinabi niya yun? Oo. Yun yung ano niya. So, in his mind, magaling nga siya. Pero hindi nakikita yun in terms of any successes. Pero yun ang ginagawa niya for Noynoy and that's what he's still continuing to try to do. May asawa ba si Trillanes? Meron si Arlene. Sayang naman. Kung single kasi siya, irereto ko siya kay Maria Reza. Pareho sila ng illusion eh. No? Pareho ano? Pareho sila ng delusion. Pwede. Baka sumabog. But anyway, since napag-usapan na rin lang yung mga senators,
Eh, akalain mo ganyang kalaki ang Intel fans nila, bobo-bobo pa rin yung iba sa kanila. Uy, sa hearing. Mm. Ay, wala pa akong sinasabi yung pangalan. Ang bobo pag umaman, bobo pa rin. Bakit? Pag bumabota, taas IQ. Pag bigat ang pera, taas IQ mo? Pwede ka nga maging vice president, maka, nandito mataas. Kapag may pera ka, diba? Pwede kang mag-employ. Nang matalino. Ay, eto na nga. Meron ako pamangkin. Pinapagalitan, inabutan ko. Ay, nasa likod bahay. Si ano to? Pinapagalitan. Ibang pamangkin sa pinsan. Pinapagalitan ng nanay. Eh, kasi daw hindi pumapas. Ano, parang naglulo ko sa mga project na pumamagsak daw ang grade. Sabi ko, huwag ka magalit dyan. Sabi ko, ikaw, ano, pangalan si Pedro na lang. Huwag lang sabi pangalan ng pamangkin ko. Ikaw, Pedro, huwag kang malulungkot kahit wala kang matutunan. Tingnan mo to. Tingnan mo Pilipinas. Kaganyan, kahit ganyan lang utak mo, you can even become the vice president of this country. Napag-usapan na natin yung hearing sa Senate. On that note, eh, meron din bobo doon. Meron tayo. Napag-resign na siya. Napag-resign na. Dapat ito mag-resign. Ikaw naman, model yun eh. Modeling. Oh, sige, tuloy yung model. Ano nangyari sa sila? Ano nangyari? Si Jonathan. Si Jonathan, maraming komento. Hindi ko nakapanood na kompleto kasi naiinis ako eh. Hindi ko, pabugso-bugso yung panood ko. Pinapanood ko na siya on the replay sa YouTube. Pero tuwing na, ano pa, pamura ako every 10 minutes. Iginom ka talaga ng metropolo nito eh. Sa amin, Tor, hindi mo naparoon ng buhay. Mabuti, ano, nagbibigay ng legal lecture doon si Secretary of Justice. Siya yung superstar ng hearing. Alam po ninyo, talino talaga si Binali. The meat of the issue, ganito eh. Kinongratulate ko nga siya kahapon eh. Yung pirmadong papeles na pirmado ni Bucor DG, Director General Nick Faldon. Yun ang naging meet nung hearing kahapon. Totoo ba ikaw ang nagpirma nito? Mm. Ang sabi ni Nick Faldon, yan po pinirmahan ko, memorandum. Memorandum. Yes. Hindi yan yung file na release paper. Hindi rin yan yung, ano, okay, explain lang natin. Kasi sinasabi, ikaw may kasalanan, bakit makakalaya? Bakit may pirma ka doon? Kaya hindi pinablish yung buong dokumento. Memorandum lang. Yes, what is a memorandum? From the word memo, to remember. Ibig sabihin, you're making reference to previous issuances, previous documents, or in this case, a previous order. Yung memorandum order, ibig sabihin, yung Bureau of Pardons and Paroles, tapos na yung review nila, tapos na yung investigation ng Parole and Pardon Administration, at gumawa na sila ng recommendation for release, affirmation na lang with the DOJ, memorandum order ang Bureau of Corrections. Kasi kayo ka, Tony, kulang ka sa MCLE. Ngayon, nabara ngayon yun. Kulang ka. Ginamit ka silang legal doctrine dun eh. Paboritong gamitin ng mga dilaw eh. Yung basta doctrine. Yun. Basta kasalanan basta. Mo to. Sige sir, ano po Boss Conrad? Ang sabi ni Faldon, oo nga, pinirmahan ko yung memorandum for release. Mm. Ang release order po, isa lang tao ang makakapag-issue noon. Mm-hmm. Yun yung superintendent. Sino yun? Sino ba yung superintendent? Ng prison? Ng bilibid? Yung warden? Yung ba yun? Hindi ko nga alam. O yung head ng mismong facility? Ito, Yung pinirmahan niya will start the process. Yung pinirmahan niya memorandum will start the process, yung papel, kumbaga, para umandar na, para makita kung pwedeng i-release nga o hindi si Sanchez. Okay. Para i-process. Oy, wait lang, shout out lang. Shout out po kay Mr. Pai, ano ba, DG? DG? DG, Director General. Kay Director Faldon. Masaya ako, basta ganun, masaya ako na lumitaw ka. Kasi sabi niya nung una ayaw niya eh. Ne, actually, minis-report, clarify niya yan during the hearing. Na-attend siya. He never said that he wasn't going to attend. Actually, so, fake news. Sa madaling sabi. Good job, sir. So, buti dumating siya. Tsaka, kalmado na siya. Unlike yung mga customs hearings. Na medyo hype. Hindi, sanay na siya eh. Sanay na siyang magis. At tsaka, he learned from his mistakes. So, pag hindi niya alam, imbis na sabihin niya na hindi niya alam, I will find out. Yun yung military. Pagka tatlo lang kasi ang acceptable answers to a question by a commanding officer. And that, yes, are... no, I will find out, sir. So, in other words, yung hearing po kahapon,
it's all about Faildon and Sanchez. Yes. Whereas, eh, pero naman sa isang banda, yung pumbatas na yan, na iba na tawag ngayon. Ano? Hindi na an act revising the penal code section 29, hindi na. It's ano daw? Good conduct law? Hindi eh. Meron na silang ibang tawag ang media ngayon dyan. GCTA law? Hindi, meron pa isa. Ano yun? Eh, meron pa sila. Free Sanchez law. Parang ganun. Iba na ang tawag nila dyan. Hindi na po yung good conduct. Hirap to, parang Jeopardy. Ang talagang issue rito. So yung issue kahapon, si Faildon at saka si Sanchez. Yes. So natakpan na yung issue na sinasabi ni Larry na yung batas na to, ang daming pinalaya na. Mm-hmm. Na 22,000 na ang pinalaya. At sino-sino yung mga yun? Yun. Mukhang pinagtatakpan na ngayon. Yun ang hindi lumalabas. Hindi lumalabas. Masyado nang binubugbog dito si Faildon. Yung Sanchez issue. Pero actually, yung sino? Yung sinasabi ni Boss Conrad. Dinala pa nila. Sino yung mga yun? Meron bang mga mata? Alam mo kasi delikado dyan. Totohanan lang. Okay, ganito. Ayokong kumawala. Una, ayoko nang makawala si Sanchez. Alright. Pero, ang mas mahalaga nga, di ba, marami nakawala before. Mm. Okay. Ang problema, ganito, ang sabi ninyo, ay, pati hindi umangat yung question na may binapalaya before. Mm-hmm. Kasi magkakanta sabit-sabit silang lahat. Una, ayun, yung mga senador na in one way or another, eh, nag-benefit sa pagpapakawala ng isa rin sa mga libo-libo na yon. Pangalawa, hindi rin makapagtanong yung ilang mga administration senators, lalo na yung mga taga-PDP laban. No offense ha, love ko kayo, pero real talk lang. Kasi sasabit si Bato. Dahil correction si Bato eh. Si Bato. So hindi rin magtanong si Bato dahil magubukas siya ng can of worms. Ito na pala yung tawag ng media doon. Anong title doon? Republic Act na yun? An act. Amending yeah. Section bawa, so on and support of the revised bill. That's the real official title. Hindi na ngayon, sabi ng media. Bureau of Corrections Act of 2013. Iba pa yan. What? There are two. That's not... No, there are two. Iba pang ano yan? Iba yan. That's different. Eh bakit? Or, Republic Act 10-5-10-5-9-2 or Bureau of Corrections. Then, mali yan. Mali si Lazan. There are two Republic Acts. There is one Republic Act, which is the Bureau of Corrections Act. There is this Act, 10-5-9-2. Magkaiba yan. Ngayon, actually, aside from the Sanchez Faildon, which is basically resolved na yan, ang magandang nangyari kahapon, yung medyo ano ni lecture ni Dean Guevara. Maynard Guevara. Kasi ang sinasabi niya, kasi binanatan yung tungkol sa kanya, interpretation ninyo, ganito. Ayun, mali. Oo. Ang sinabi niya kagad, sir, alam po niyo ganito sitwasyon natin. If you read the act, yung ginawa po ninyong batas. One page lang yan eh. Yung batas na po yan. Yung section 1 ang nakalagay doon, ganito po. Sabugang wording. Hindi talaga sabugang wording. Ang sinasabi niya doon, nakalagay po dito yung reference sa heinous crime ay tungkol sa preventive detention period. Okay. Ngayon, sana po, ang pinakamagandang ginawa. Inihiwalay niyo. Ay nagkaroon ng separate section kung talagang ayaw natin na yung heinous crime na recidivist, whatever it is, escapist, kanya. Eh, makakuha ng credits. Wala na at all. Hindi makakakuha ng credit. Separate section dapat yun. Ayun. Kaya magulo. Kaya makakakonfuse. Kaya yun ang sinabi ni Dean. Justice. Kasi sinisisi ngayon, ang interpretation, di dapat sisihin nyo yung nag-interpret noong 2013. Sino yun? Delima. Kasi nagkaroon nga ng... Oh, wait! Kaya nga nagkaroon I move na i-allow mo na umattend the session. Si De Lima for interpolation. Ngayon, dalawang... Ang unang tanong, hitad ka, ano ginawa mo? Kasi yan. At this time, payag ko. Palabas din siya para umattend the session. Only for the purpose. Napakabait lang ni Justice Secretary. Oo, sobrang dapat. Pinrangka niya. Sinabi niya, nakulang siya. Nakapagsalita na siya. Sana sinabi niya, gusto ko nga akong basahin para sa ating mga manunood at sa
para sa mamamayan natin kung sino-sino po yung mga pumirma para itong batas ay mapatupad. Ay mapapasad. Number two. Kung sino pong unang nag-interpret nito, ito po yung memorandum circular 20, etc., etc., as of 24. Signed by Laila De Lima. So si Laila De Lima talaga ang nag-set ng precedent niyan para... Siya yung nag-operation na lang. First year niyan, 82 na na-heinous crime na po. Wait lang. Actually na sinasabi doon. Ayun na sinasabi ni Napael doon. Kasi sinasabi niya, ito po sitwasyon natin eh. Ito po yung nakagisnan na po namin. Teka. Hindi nila in-emphasize doon sa hearings na kung hindi susundan ni DG Faildon yung pag-release, hindi kakasuhan siya ng illegal detention. Ano ba kayo? That's a non-bailable crime. Let's see, ano, gito. Okay. High-blood ako kay Leila. High-blood ako dyan. But I'll be fair to her. Yung version niya ng IRR, hindi applicable. Sinabi nga doon mismo na hindi bibigay yung allowance, yung promo code doon sa mga hinus, ano, mga na-convict ng hinus, di ba? Hindi niya sinabi yun. And then, inasil nung recent na Supreme Court decision. Yung prospectivity. Yun lang, section 4 lang. So sinasalit nun. Yung sinasabi ng iba. Sorry Leila, you're on your own. Kala ng iba kasi, just because the Supreme Court declared section 4 as void, that the whole IRR is void, that's not true. So and if you look at the IRR, there is even no mention na heinous crimes are excluded except dun sa detention prisoners. And that which is not prohibited is allowed sa batas, di ba? In fact, the first releases of Laila De Lima included people like drug lords and people who have been convicted of heinous crimes. And who eventually turned into campaign financers. Hindi lang natin alam kung sino ang pinondohan. Correct. So yun yun. So may nangyayari, and ito impression ko doon sa hearing. May cover up. Anong cover up? Yung weakness. And real purpose intention of the law. So ako pinag- kung bakit na ipasayan? Ano ba talagang nakatuon ngayon kay Paildon lang. At saka Sanchez. Kaya ako nananawagan ako dun sa mga nagmamaasim diyan na mga legit journalists. Ayaw niyong i-address yung elephant in the room. Mm-hmm. Yung mga previous na nirelease. Yes. At walang nagtatanong. Why is nobody asking this? Dun sa mga nagmamainam na kolumna. 22,000 na ho. Ang na-release. Ang napalaya dahil libo dyan. Nagpo-focus kayo dyan sa kay Sanchez, hindi nga na-release. Hindi yung kay Sanchez. Ilang Sanchez yung nauna? 1,900. Yun na nga eh. Yun na nga, 1,914. Ang daming napakawalan. Ang nakapagwala na heinous crimes. So yan. Kasi sa ganito. Magmula ho yan noong 2013. I know na si Faildon. Matino naman yan eh. Wala namang ano yan eh. Pero sa akin, personally, bilang citizen na hindi ko kilala naman talaga si Faildon, wala mo nang pakialam kung ano mangyari kay Faildon eh. Pero let's assume na sige, kulong nyo na si Faildon, tanggalin nyo na dyan. Ano gagawin nyo sa iba? Diba? Mas mahalaga yun. The equal protection nga eh. So if you're going to apply this to people who have come before, yung 2014 releases, it will apply to everyone after that. Kasi hindi naman nagbago IRR, hindi naman nagbago yung batas. Yan na sinasabi mo. No. So ang problema is yung order ng presidente not to release Sanchez. If that happens, Sanchez will take this to the Supreme Court. Might possibly even, possibly it will be, ano, habeas corpus. But, kung tarantado yung, yung strategy nila, then they will sue the Bureau of Corrections for illegal detention. Diba kasi maliwanag yung batas, maliwanag yung IRR. They will go after them. They will go all the way. As a matter of fact, mabuti nga hindi binanggit ni Paildon. As a matter of fact, gusto nga na sana namin ituloy ng Sanchez family yung sinabi ni Senator Drilon. This is now the right time for the Sanchez family to go to the Supreme Court. Kasi sinabi niya yun. That this is advice. Eto na, weird.
Imagine ninyo, pupunta na Supreme Court si Sanchez. Magde-decide na Supreme Court. Eh, mga matatanda na yan, ha? Mga ilang taon na lang yan, paretiro na yan. Iniisip na lang maging legacy nila kung paano sila i-judge ng history. So, ang gagawin yan, syempre, their hands are tied. I-uphold nila yan, eh. Kasi yun ang batas, eh. They cannot rewrite the law. Na-release si Sanchez yan. So, as a justice, what I would normally, if I were in their shoes, sabi ko, eh, pinasal nila ito eh. Tuturo ko sa Senado at sa Kongreso yung kasalan. Actually, hindi. Sa Senado. So, hindi. Ganito dapat yung Senado yung nasunod, hindi version ng Kongreso. Dapat na yung mag-question ng batas na yan sa Supreme Court. Ika-question siya no matter what because suspended for 10 days yung batas na to. Okay. They can't do more than that. If they suspend the execution after of that, this law, tuloy ulit dyan. Dapat mag-ano, non-feasance or illegal detention. Oh, tama rin sinabi mo tipi na yung Senado sisihin. Nung tayo yung Senado na nagpasa niyan. Pero on top of that, ang dapat ang talagang sisihin diyan ay si Noynoy Aquino. Bakit? Kasi pinirmahan niya eh. Oo, oh, yun din. Alam mo, ang ultimate responsibility of approving the law is the President. And kung ano, kaya ka nga yung Presidente. Ikaw naman, ba't hindi niya kaya dapat yung Presidente, hindi ba? Ba't di niya pipirmahan yun? Eh, Nobel Peace Prize. Ayun na nga, Nobel Peace Prize. Alam mo nila, maraming komunista na magbe-benefit doon sa ano na yun. Sir, bago mag-break. Kaya nga, nag-petition dyan ng retroactivity. Mga komunista din. Si Sagisag, tsaka si Cheldoc, no? Eto, on a final note. Sila nag-benefit talaga dyan. Sir, on a final note before tayo mag-break. Alam mo, napakawala mong konsiderasyon. May sakit na si Pinoy, sir. Although I'm not sa kanya. Pero sir, I'm not at the liberty to disclose it right now. Pero he's not feeling well. At sinabi ni Noynoy, it's just the flu. Magbabalik ang karambola oras natin, 9:39 ng umaga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa. Karambola sa DWIZ. Oh, karambola, umaga. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Arjenia Tosun, and Stinky Pinoy, and our special guest host, Attorney Larry Gadon, ako po si Trixie Cruz. Ano? Baka hindi mag-guess. Sorry, may leftover pa rin. Oh, ito. Ito. Oh, sinasabi. 8400363. Magandang umaga mga karambulista. Ano pong mangyayari kung magsing-along na rin si Trillanes at magdamay ng mga mataas na official noong nakaraang gobyerno? Hindi lang siya. Hindi po, nag-apply na po. Damay na niya si Lenny. Sir, hindi po pwede yun. Kasi po, nag-apply po sa... Hindi sir, nag-apply po kasi sa Pilipinas yung ano territoriality. Kumalis na naman ang lola mo. Magagamit na extradition sa... Hirap din, hirap. Huwag na natin pa. Murder niya, hirap yung extradite. Joke lang yan, baka mamaya kasuhan mo na naman ako gago. Ito, sabi ni Arnold ng San Mateo. Ang mga senators, paligoy-ligoy. Ibinupakan lang si Pail doon. Si Senator Amy Tol at Subiri lang ang nagsalita. Totoo. Para i-amenda ang 10592 law. Yeah. Sabi ni Arnold. Totoo ka. Tama ka, Arnold. Sumabray lang si Subiri doon sa suggestion na magkawaranto. Pero tama, I agree doon sa opinion mo, sir, na tama yung he was on the right track. Tama yung gusto niya. Kasi yung mga gano'n na minor slip sa terminology, naayos naman ng staff yan eh. Ang masama, yung pag meron kang donor, pag may campaign donor ka, natatamaan, tapos hindi ka makapagsalita na gusto ko sabihin. Yun ang masahirap doon, di ba? Wala naman si Zubiri. So siyempre, ikaw naman, Arnold, yung iba hindi magsasalita dahil sila puberma doon sa batas na yun. Dapat maintindihan mo yun. Saan maintindihan mo naman? Self-preservation ang tawag dyan. Tama. First, natural law according to the kaya si Risa, tinatanong niya kung si Nick, ano, kailan magre-resign si Nick. Hindi niya sinasabi kung kailan siya magsasoli ng pera ng PhilHealth. Oo nga, oo.
Ikaw naman, model lang yun eh. Model. Las Vegas model. Hi, I'm Lynn. Nag-viral na ano. Yung reference ni CP po ay dun sa nag-viral na video. Nagre-recruit yung ng ano, models for Las Vegas. Pinay na ano dun, immigrant sa Las Vegas. At sabi niya, hi. Ito mismo ang intonation and everything. Hi, I'm Lynn from Las Vegas Models. Do you have a flexing personality? Nag-viral yun, sir, para ba 10 years ako. Yung matrika nito. Tuloy mo lang. Oh, ito maganda rin ito. Yung K8323, ano? Si Jojo Pinili, Ilocos Norte. Naimbag nga bigat, karambola. Kaya, no? Mabigat nga po ako ngayon. Isa sa pinakatamang ginawa ni Presidente Marcos ay ang pagpapasara, padlock ng Congress noong panahon niya dahil naging pigpen ng mga oligarchs at hindi na umaayon sa pangangailangan ng mga Pilipino ang mga batas na ginagawa nila at wala nang pinagkaiba sa ngayon. Ang Congress at ang 1987 Constitution ang root cause ng ating paghihirap for the last 30 years. Ikaw naman, Jojo. Sobra naman. Oo nga. Sobra naman, Jojo. Pero tama yung sinasabi mo. 2469804. Maayong buntag, karambolista. Bakit yung signal po ninyo sa Cebu, every now and then napuputol? May problema ba kayo dyan? Ayan. Baka yung... From Henry, Cebu. Nako. Ano ba, may local station ba doon na nag... Meron pa. Baka yung repeater naman nila ang... Ang fabled Yamashita loot, nakuha na yan sa Tubataha Reef ng US government. Patay tayo rito. Yung reference po niyan kasi is a few years ago na run aground yung isang ano barko ng US Navy. Gray. Sa Tubataha. Warship po. Nasira yung part ng coral reef natin doon. Remember, Tubataha is a World Heritage Site. It's the second largest coral reef and part of the coral triangle. Dito sa ano. So, declared siya World Heritage because of the density of ano ba to, flora and fauna. Mas dense pa siya kesa sa Great Barrier Reef. Yes. Mas dense pa siya kesa kay Lenny Robredo. You cannot resist it. Two degrees below. Low-hanging fruit sa rin. Okay. Tapos, ano na nangyari? Nung nag-run aground ang US Navy ship doon, ang tagal, bago na alis. Bago na tanggal. Nagwawala tayo kasi nga, dapat maayos yung tanggal noon dahil pag binaklas mo ng mali. Sira yung reef. Sira na mamaya. Ano pa, capable pa yung ship. Isa pa yun, ayaw magpalapit ng US Navy doon sa barko nila. Pati yung mga nagbabantay, kasi binabantayan natin yung ano, yung reef. Tubataha. Wait! Sure natin dadaan doon yung Chinese ships dito. Hindi ba problema yung dumadaan yung mga American ships? Matagal na. Wala pa paalam yun. Nga, para sa karaniwang tao. Hindi ko naman alam na matagal na doon eh. Pangalo, tapos sabi ko, tapos pag nag-crash dito yung ship nila, teritoryo nila yung crash site? Wala tayong sovereignty doon sa crash. Hindi tayo pwede lumabi. Eh, mas nauna pa pala silang mag-violate ng sovereignty. Matagal na yun. Ano nangyari? Kaya raw nandun yung barko na yun, kinukuha yung ginto. Yun yung... Doon nakatago yung ginto. Yung rumor kasi... Na eh, paano na itago ni Yamashita yung ginto? Inihulog lang. Siguro merong isang shipwreck doon. Meron ano kasi, may parallel na story. At the end of the El Filibusterismo, si Padre Florentino, tinapon niya yung kayamanan ni Simon sa dagat. Ngayon, nagkaroon ng mythology yan afterwards. So sabi nila... yung hindi daw fable yan, totoong may treasure doon sa karagatan. And ang suspecha nila is this was off corridor. Well, actually, kasi po, shark infested. Nakakita nga po talaga ng treasure sa karagatan. Huh. Pero on the way po sila sa mga komunista, kaya naging shipwreck na lang. Ayan. yung US Navy ship, nawala rin yung rumors kasi, pero nung una, di ba dumating si Obama? Yes. Ano,
na hindi man lang nasabi ni Noy Noy sa kanya na oy bayaran niya yung damage. Mm. Although in fairness, a year or two after na nung Obama term, binayaran na ng US Navy yung damage. Parang 300,000 per day kasi yun eh. Mababa. Mali yung batas natin. Okay. Dapat mas mataas. Isingit nga natin itong pinag-uusapan namin ni Larry kanina. Clarification din. Yun. Yan daw ho pagbagsak. Kasi meron nagsabing congressman na sa kanila nga 5 pesos na lang per kilo ang palay. Uy, pagkakalala. Okay. Yun hong si Neda. 5 ma... Pinag-usapan sa meron sinabi ng congressman, five, eh. Meron daw 5 lang. Kaganyan wala na. Sabi daw wala ng NEDA, inamin nila na just pa lang wala na. Yung pagkabagsak niyang presyo ng bigas. Na-surprise sila. Mm-hmm. Nagulantang sila. Paano sila nagulantang? Huh? Nagulantang, no? Grabe. Uy, bumagsak. Why? Uy, gano'n. Okay, sa palay mo. Bakit nangyari yan? Oh, bakit nangyari? Ba't bumagsak ang palay? Gano'n. Isang 5 piso lang. Oh, hindi kasama sa matrix nila yan. Hindi raw niya. Tapos yan. Hindi raw nakita yan doon sa kanilang study. Dahil ganito daw nangyari. Eh kasi sa'yo mga study, wala nagpupunta sa mga farmers. Ganito daw ang nangyari. Teka muna. Sabi nung NEDA, kasi dapat yung mga trader, imbes na bumili abroad, mag-import, dapat ilano, unahin muna binili nila muna nila yung mga palay na siyempre yung mga traders eh. Pera ang habol ng mga yan, hindi nila gagawin yun. Kaya nga may gobyerno para mag-regulate ng lahat. Yung traders yung nagsiset ng mababang presyo. So wala kasi ang problema sila. Wala, alam mo, pinakamalaking sa sobrang gigil nila sa NFA, binuran nila yung NFA na wala tuloy na nagsiset ng floor price. Diba? Nung araw kasi mga farmers. Noong araw kasi merong steel ano eh, may steel wall, ay steel ceiling na hanggang 17 ka lang. Parang ganun, di ba? O eh ngayon, nung nawala yung barrier na yun, baba! Oo, good luck. Babahan na ng babahan. Hello po. Tapos ngayon, nagkakandara pa sila maghanap ng solusyon. Yun ang problema natin. Presidente nga daw, sabi ni Ma'am Cintia, mag-emergency powers na daw ang si Pangulo pa nasisigay. Ito pa, may maganda, may maganda pa. Oh, ilang buwan nang ganyan ang presyo. Okay? Sabi ng gobyerno. Kawawa na yung mga We are trying very hard to verify the data. Pucha. Alam mo, sir, so, tayo natin si Cintia. Gustong-gusto ko pa na may anak mo. Mahal ko si Mark eh, kasi katrabaho naman ang matayo sa DPW. Lahat naman yata. Pero ma'am, huwag mo naman kami pahirapan na mahalin ka. Ang hirap mong mahalin lately. Ayusin mo na mamaya, huwag ko na isisik yung presidente. Sabi ng Nueva Ecija. Ibalik nila yung NFA. Ang mahirap kasi niyan, bakit kasi yung mga magagandang mga istruktura at ng mga ahensya ni Marcos, binubuwag nila. Yun na nga yung nakakapagpaganda ng patakbo ng gobyerno. Kayo naman. Diba? Ano sabi sa Nueva Ecija? Sabi sa Nueva Ecija, si Swansing. Kahit sa 7, lugi si Swansing, congressman ng Nueva Ecija. Meron daw siyang nagsasabi sa kanya na taga Nueva Ecija, kapag nag-harvest na ngayon, ito yung wet season harvest. Yan. Yes. Natapos ng tagulan, September harvest na yan. Siguradong babagsak yan sa 5 piso per kilo. Ang palay, price. Yeah, wala na. Hindi na nila ibebenta yun. Himbak na lang natin. Ulamin, pangsasayang na lang siguro nila yun. At saka sa susunod, hindi kaso na magtatanim nila ng pera, pangtustos din sa iba nilang pangangailangan. So kahit palugi, pabibenta nila yun. Kesa wala. No. Kesa wala. So may mga NGO ngayon na sinasabi. Kapit sa patalim. Bigyan na lang ng pera, cash. Unconditional cash transfer ang mga farmers. Yun yung sinasabi ni Jay Secretary Dan. Diyos ko! Isisisito yung mga farmers. 1.7 million po ang farmers natin. Okay? Lahat siya magkakandalugi-lugi. Sa rice farm. Palagay na, kakayanin natin bigyan sila ng cash.
Eh para mo sinasampal yung mga magsasaka na yan. Pag binibigyan mo ng limos, matataas ho ang pride nila sa kanilang ginagawa na pagtatanim. Magkano ba natagap ng CCT isang buwan? 1,000 something. Pero ang sinasabi ng ano? So mga 2 billion yan per month. Extra 25 billion a year. Ganda. At saka hindi na productive yan. Hindi na productive. Hindi na productive, hindi na magtatanim. Hindi na magtatanim, hindi na mag-ano yan. Aasa na lang sa'yo. Sir, ang CCT 1,000 a month. Bakit sa palagi mo, yung nakikita ng farmer sa isang buwan? Ilan? 1.7 million ang farmers natin? Hindi, noong 2015, 2.5 million farmers. Although, hindi clear doon kung ilan yung rice. Hindi, ang concern ko is over a million. Let's see, let's put it at 1.5 million. Ang estimate ng mga NGOs, kahit mukha ng FFF, 1.7 na lang. Okay, so at tumanda na. Na ngayon na. Rice farmers. Let's put it at 1.7 million. Nung inaayos nila yung jeeps dito sa Manila, para i-phase out na yung mga jeep, very concerned yung mga kaliwa na kawawa naman itong mga to and we are displacing these people, walang mapupuntahan, walang trabaho and all that. Ang jeepney drivers natin dito is less than a million. Actually, we're putting it something like 300,000-450,000. So your question will be, bakit hindi nagwawala yung mga kaliwa over the issue over of the farmers? Over 1.7 million farmers. Pag nawalan sila ng negosyo, which is basically what they're doing. Eh, kailangan tumahimik sila rito. Kailangan lumala ng lumala ito. Tapos so yung recruitment ground nila recruitment yan. Ground. Kaya gusto nilang lumala yan. So yun yan. So ito, mga interest groups. So ang akin, sabi ni Dado, kaya nga nakakalungkot po nangyayari ngayon. Kasi napag-uusapan tungkol dito sa CR ng LGBT. Hindi man lang napag-uusapan yung farmers. Sa farmers, so... Hindi nga namin pinag-usapan yung CR dito eh. Hindi dito. Hindi dito. Sinasabi niya sa Senado. Kasi sobrang irrelevant yun eh. Kasi masyado nakakalaki yung SOGI bill. So, ang dapat daw, etong si Agriculture Secretary William D. Dar. Okay. Dapat kausapin ang mga traders at kumbinsihin niya. Eh baka naman mamaya. Na bumili. Hindi, may kaba ako sir. Nang palay sa local farmers. Kabado ko sir. Bakit? Baka mamaya kausapin niya yung mga traders at saka yung mga magsasaka sabihin natin. Sabihin niya bigla na, inaamin ko po na meron tayo isang misteryosong sakit. Mysterious. Dito sa... yung medala yun. Ang problema... Unidentified na ngayon. Ang problema, pag kinausap ni Secretary Dario yung mga traders, ha? Traders ulit. Baka sasabihin nila, opo, bibili namin yan, pero bigyan nyo kami ng incentives. Ayan! Patay ka na naman dyan. Pautang naman sa land ba? Ang gulo. Or pwede naman, ibalik na lang natin sa NFP. yan traders, mga negosyante yan. Pera ang habol lang yan. Pera lang. Siyempre hindi mag-iisip yan kung ano mabuti sa kapwa nila. Okay, para sa kanila kami, tubo. Bibilin namin yan. Maglalagay pa kami ng warehouse. Pero pautangin po nyo kami. Land bank. Malit. Alam mo yung... 30 years. Payment. Yan. Kung ahas lang yung NFA, natuklo na yung mga senador. Ayan o, nagsusumigo yung solusyon. No? Kaya lang, alamin nyo na, hindi kaya ng priding nyo na ibalik yung NFA. I remember very well. Na yung mga ginagawa ni Marcos ay maganda. Nagsalita si Duterte tungkol dito kayo. Sa bigas. Okay? I remember very well. Ang sinabi niya, walang ibang solusyon kundi bilhin natin ng mataas yung palay sa farmers at ibenta natin ng mura sabi sa ni Pangulo. Siya mismo yan. Remember this. Yung okasyon na yan, yung okasyon na yan, kasi nung nag-a-agitate si Jason Aquino, dating NFA administrator, nataasan yung buying price ng NFA from 17 pesos to 24. 24 pesos. Kasi yung traders, binibili nila at the time at 22. So, nung ayaw gawin ng council. Hindi. Dapat bilhin mo at 17 dahil wala, malulugi daw ang NFA. Yun ang stupid eh. Alam mo, kasama doon sa plano ng rice tarification, this was discussed in the business forum. Yes. Isang big component niyan, yung pagbili ng NFA na mataas na presyo.
natinanggal nila doon sa batas. Oo. Isang component yan doon, kasama yan, part and parcel of that rice tarification program. Yes. Pero tinanggal yon. Ano, pag tinanggal mo yon, edi yan na, nagkaloko-loko na. That's it. Traders, etc. Traders, LGU, kung saan sino-sino bibili. Papautang lang ba? Ngayon, pero, conditional cash transfer. Dami ng solusyon. Mahirap mang sabihin ano na nagmamarunong kami rito, no? Pero alam nyo, nananawagan kami dyan sa mga mambabatas na involved dito. Aminin nyo na hindi nyo kayang arukin ng utak ninyo kung paano susolusyonan yan. Ibalik nyo na lang yung dating istrukturang ginagawa dyan. Huwag na kayong magpakakulwari ng marunong. Ay, sa NFA. Powers at budget ng NFA. Okay lang, may rice tarification law. Oh, okay. Pero meron din dapat na taga-kontra yung NFA. Balance. Alam, ayaw nyo NFA, baguhin yung pangalan. Basta the system is there. May taga-bili at may taga-beta sa consumer. Yun lang. Napakaganda na nung... Alisin nyo na, ibuwagin nyo yung NFA. Ibalik nyo lang yung sistema na yun. Oh, pangalanan yung National Food Commission. Ayan! NFC! Tapos si Jigsaw na kinulit. Nako, sabihin ni Lenny, party yun, merienda na lang. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Karambola ngayong araw nito. Magbabalik kami bukas 8 to 10 on Bag on behalf of Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, I.J. Niata, also known as Thinking Pinar, very special guest host. Ato yung Nila Igadon, ako po si Trixie Cruz ang very special. Ang tabayanan, susunod na programa, Yes, Yes, You to Passion, Doc Chelihan, ato yung ni Ferdy to Passion, Talo Silvivar, see you tomorrow. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.